upang mayaman lang at malaki ang sahod. Ganito ang tingin ng caretaker ng isang boarding house na si Ellen Villaluz sa mga nag-iimpok sa bangko. Kaya hindi na niya sinubukan pang magbukas ng bank account kahit nasa 500 piso ang kaya niyang itabi mula sa buwan ng kita. Pag mag-open account kasi, napakalaki. Kahit gusto yung kong magbangko, hindi ko kakayanin kung 10,000-5,000. Nag-aalangan din si Aling Ellen sa minimum maintaining balance, lalo't madalas ay may bigla ang gastos. Kailangan nandun ka sa yung level nila na 10. Pagka bumaba ka dun, hanggang sa maubos na siya, wala na mangyayari sa pera mo. Kaya naman ang mga ganitong hadlang sa pag-iimpok sa bangko, tinanggal na ng Bangko Sentral sa pamamagitan ng Basic Deposit Account Framework. Sa ilalim nito, pwede nang magbukas ng bank account kahit mas mababa sa 100 piso ang pera ng kliyente. Niluwagan din ang requirements. Ang problem kasi walang ID. Pwedeng reduce to writing. Isulat nila yung pangalan nila, yung address nila. Tapos within a certain period of time, kukuha ng ID. Pero na-onboard na yung client. Walang minimum balance na kailangan i-maintain sa basic deposit account. Maging ang dormancy charge o kaltas kapag matagal nang walang deposit o withdrawal activity ang account ay tanggal din. Umaasa ang BSP na mahihikayat nitong magbangko ang nasa 70% ng mga Pilipinong nasa hustong edad na walang account. Why we want them to save in banks? Protected siya, no? Because we have the deposit insurance. Pag may account ka na, madami ka nang pwede gawin online transactions or remittances. Para hindi maabuso o magamit sa money laundering, may limit na 50,000 pesos ang pwedeng isave sa basic deposit account. Ang mga bangko naman na mag-o-offer nito, bibigyan ng 0% reserve requirement para bumaba ang maintenance cost. Bukas ang Bankers Association of the Philippines sa hakbang ng BSP na umano'y makatutulong sa financial inclusion ng malaking bilang ng populasyon. Suportado rin ito ng Metro Bank na inaantay na lang ma-publish ang circular para makapag-offer ng basic deposit account. Ang Bank of the Philippine Islands, kahit nagpapatupad na ng kahalintulad na produktong walang maintaining balance, aminadong hadlang pa rin ang maraming documentary requirements para sa pagbabangko ng maraming Pilipino. Sa ilalim ng bagong panuntunan ng BSP, mas positibo ang BPI na marami ang mahihikayat magbukas ng basic deposit account. Inaasahan ng Bangko Sentral na pwede nang ipatupad ang basic deposit account bago matapos ang buwan. Para mga tulad ni Aling Ellen, hindi na maaalangan sa pagbabangko. Vivian Gulia, ABS-CBN News.